Hello, hello. Yan, meron na. Meron na po ba? No sound. Okay na po. Ayan, so naka 2 minutes tayo na walang sound. Anyway, ulitin po natin. So kahapon po napag-aralan natin na kaya po binild yung wall is really to for the people na ipapasok po sa loob. And we made a point, ito po sa mga tao na nandun sa loob are people who are ready to go back to Jerusalem nung hinayaan ng Panginoon na pwede na po silang pumasok. So that is, hopefully, ang challenge po natin kahapon is for us to be able to say na kung ang Panginoon magsusulat po ng mga ganyang pangalan uli today, mga tao na handa na magpagamit sa Panginoon anytime, na ipaprioritize ang gawain ng Panginoon. So I don't know if na-internalize natin kung tayo ba ay kasama sa ganyang listahan. Anyway, we'll start chapter 8 today. Simulan po natin sa verse number 1. Simula ko pong basahin sa verse 1. And then tignan po natin hanggang saan tayo aabot. Sabi po dito, and all the people gathered themselves together as one man into the street. And this chapter po, chapter 8, is a beautiful picture. So sana po habang binabasa natin, try to picture kung ano yung nangyayari during this time. And they spake unto Ezra, so we're introduced to a new character, at least dito sa book of Nehemiah, Ezra the scribe, right? Ezra the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. So, ang tinawag po nila, sabi nila kay Ezra, Ezra, can you bring the book of the law of Moses, which we know is Genesis, Exodus, Leviticus, the first five books, ano po? Of Moses. Ito po yung kanilang gusto. So they were just really anticipating to hear from the Lord. So sana po whenever the Bible is open, whenever the Bible is being brought to us, whenever the Bible is being preached to us, we are just anticipating na tayo ay makakarinig sa Panginoon, from the Lord, that we are going to hear a message that is from the Lord. And sana po we appreciate the word of God that way. Dahil ang word of God po ay available sa atin. You know, during those times, kailangan pa pong tawagin itong mga tao, si Ezra, the scribe, which means taga-kopya ng Bible by hand, ano po, para lang kumuha ng kopya ng salita ng Panginoon at basahin para sa lahat na makikinig. When today, during this time, you can just get your phone and you have the Bible there. You can just, we have a Bible at home. We have it available for us. At not only the law of Moses, but the complete word of God. So sa kanila, they have to call that they anticipate. We want to hear from the Lord. We want to know kung ano ang kalooban ng Panginoon now that we are here, now that the wall is built, now that tayo ay malaya, we have peace right now. So ano na ang kalooban ng Panginoon? Get the Bible, please. Read it to us. And we are anticipating, we hope and pray that the Lord is going to work through the proclamation of the Word of God. And that is the primary way by which God works, especially po today. The Lord talks to us by the Word of God, by reading the Word of God, by the proclamation of the Word of God. That's why we cannot live our Christian life na wala po ang salita ng Panginoon, na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon o hindi po tayo nakikinig ng mga tao ng Panginoon na tinutulungan tayong maintindihan ang salita ng Panginoon. Imposible pong mabuhay sa buhay Kristiyano nang wala itong salita ng Panginoon, because this is the instruction. Dito po natin makikita kung anong gusto ng Panginoon. Ano ba yung next step? Ano ba yung susunod natin gawin? Ano ba yung dapat po natin gawin? So people said, okay, Nehemiah, please bring that to us, and we are going to be hearing from the word of God. Verse number 2, sabi dito, and Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, all that could hear with, upon ano po, the first day of the seventh month. So makita po natin dito sa verse number 2, sino ba yung mga dapat makinig ng salita ng Panginoon? And nakita natin dito na everyone who could understand. Lahat po ng merong tawag dito pang-intindi. They are listening to the Word of God. And they are attentively listening to the Word of God. Yan po yung
Yan po yung nakalagay dito sa verse number 2. So, whenever the word of God is brought, whenever the word of God is being read, whenever the word of God is being preached or sinishare po sa atin, ang trabaho po natin ay iisa lang. Trabaho po natin ay makinig sa salita ng Panginoon. And having a testing mindset, yung double checking yung ating makinig, that happens later after the preaching. But when a faithful man who is preaching the word of God is preaching the word of God to us, listen attentively. Listen with anticipation na ang Panginoon ay kakikilusin ako today, na ang Panginoon ay mangungusap sa akin today. Why? Because it is the powerful word of God that is being preached. So ano pa pong do we have that kind of respect to the word of God? Or marami na po ako napuntahan na churches na hindi po ganon ang respeto ng mga tao sa word of God. Hindi po ganon yung kanilang attention sa word of God. Marami silang ginagawa different things pagka ang word of God is being preached to them. Verse number 3. And he read therein before the street that was before the water gate. And take note of this. From the morning until midday, before the men and the women and those that could understand. And the ears of all the people were attentive unto the book of the law. So ito po yung sinasabi ko kanina, we must listen attentively. Don't miss anything. And it doesn't matter kung gaano katagal yung reading na ito. So, kung babasahin niyo po, from morning until midday, ibig sabihin po nito, at least 6 hours of reading the Word of God. 6 na oras, tinawag nila si Ezra, please read to us the law. 6 hours binabasa, everyone's listening. Walang nanggugulo, walang maingay, walang nagsasalita. They're just trying to absorb lahat ng gustong sabihin ng Panginoon sa kanila. Because this is a very important pivotal part of their life. Why? Dahil they know, they want to know what's next. They want to know what they can do. Gusto po nila to be reminded what they cannot do. Remember, 70 years po sila into captivity, and although resume na yung temple worship, but they still want to be refreshed sa batas. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Ano ba ang ayaw niya? And now that the Lord has provided this wall for us, we want to please Him by living the way that He wants us to live and avoiding the things that He doesn't want us to do. Yan po yun. So, they are prepared, they are listening. Ano po? Sana po ganyan din po tayo when we are going to church, when we are going to listen to the word of God. Are we prepared? Okay, mahalaga po yung physical preparation and all of those things, pero pinakamahalaga po ay yung ating preparation ng ating puso when we listen to the word of God. The Bible says in James chapter 1 verse 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. So sana po, do we pray to the Lord na pagka po kami ay nakinig ng salita ng Panginoon, that we are going to really hear the word of God, because we have laid aside all of these things and we are ready to receive the things that the Lord is going to say to us. Okay? Verse number 4. And this is another good verse. And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose. And beside him stood, and ito po yung mga pangalan na for the sake of time, hindi ko na po babasahin ngayon. Pero these are men who are standing beside Ezra while Ezra was reading the word of God. So, nakalagay po dito that they made a pulpit of wood. That means na naghanda sila practically. They prepared. Kasi syempre, kailangan nila ng pulpit in order to be elevated and in order for people to be able to hear. So, mahalaga din po yung physical preparation. Kaya nga po, nandyan ang mga workers ng simbahan. Nandyan yung mga tumutulong sa simbahan, you know, to prepare the church building. Ayusin yung sound system. Kanina, hindi ako nakapag-prepare ng maayos for you to be able to hear me with my mic. Ano po? That's the physical preparation of it. Pero, much more than the physical preparation is the preparation of the heart. Handa ba tayong makinig? Kasi I can have a wonderful mic. Ezra can have a wonderful platform, or we can have the most beautiful church in the church building in the world. But when people who are sitting down and listening to the preaching ay hindi po handa ang kanilang puso
na makinig sa salita ng Panginoon ay wala pong mangyayari sa preaching of the Word of God. So when we listen, nag-pray na po ba tayo, Lord, prepare my heart. Kung makarinig man po ako ng rebuke, Panginoon, tulungan niyo po to be humble enough to let go of my wrongdoings and trust the Word of God. Pinag-pray na po ba natin yung magpipreach? Pinag-pray na po ba natin na gamitin siya ng Panginoon mightily in order for him to faithfully and truthfully proclaim the Word of God? So even those things, kailangan po natin to be careful, to prepare ourselves, ang ating puso. And just again, sabi ko po kanina sa inyo, picture what is happening. There are these men na nakatayo sa left hand and right hand ni Ezra for 6 hours while Ezra was reading. And these men are leaders, spiritual leaders. Makakatulong po yan ni Ezra sa kanyang ministry. And what a great picture po of unity among leaders. Diba? Yung pinaka-leader. Oh, bye-bye na ikaw sa kanila. Bye-bye. Bye-bye ikaw. Bye-bye. Okay. Yung pinaka-leader, which is Ezra, reading the Word of God. And the leaders, the rest of the leaders are there, left and right, tumutulong in full support of the ministry of the man of God who is proclaiming the Word of God. Sana po sa atin po mga simbahan, meron po tayo nakikitang ganito sa ating leadership team, sa pastor and the preachers, that they are in support sa tamang proclamation of the Word of God, that they are in support in the proclamation of the truth of God, na hindi po yung mismo mga leader, mga men ng simbahan, sila pa yung sa ating mga tahanan, sinisiraan yung leaders, sinisiraan yung pastor, parang mali yung preaching kanina, parang ang pangit ng preaching, parang hindi, ang pangit po, hindi, ito po hindi magiging beneficial. Ano, imagine nyo na lang kung habang nagbabasa si Ezra, mayroong kukontra na nakatayo sa tabi niya. At sasabihin, oh, parang mali yan ah. Hindi ganyan yan. Dapat ganito. So, paano makikinig yung mga tao? But since these people are there, in front of everyone, united in the Word of God, in the proclamation of the Word of God, what a great sight. Pag nagkakaisa-isa po ang mga appointed leaders ng Panginoon sa simbahan, it is a great picture and a great thing po para po sa mga tao ng Panginoon. We have time for a few more verses. Verse 5, sabi dito, and Ezra opened the book in the sight of all the people. And ano pong ginawa nila when the book was opened? For we as above all the people. And when he opened it, all the people stood up. There's respect. There's reverence. Listen with reverence to the Word of God. Whenever we listen to the Word of God, ganyan pa po ba yung ating ugali sa salita ng Panginoon? Kasi aminin na po natin, okay, diretsahan na lang po tayo. Sa panahon po ngayon and the past few years, puro po online. Marami sa atin ay online service, online preaching and all of these things. And I'm sure na rebuke na po tayo ng Panginoon sa ugali po natin when we're listening to preaching online. Nandun po ba yung ating same respect ba yung binibigay natin sa Word of God pag nasa online service or on-site service? Kasi sa on-site, hindi ka naman makakapakinig ng Word of God habang nagluluto. Hindi ka pa naman makakapakinig ng Word of God habang naglalaba. Hindi naman natin magagawin. Uupo ka, makikinig ka, and you're going to respect the Word of God. Pero napansin po natin, when it comes to online, hindi na po ganun yung respeto or reverence na binibigay natin, especially in the worship of God, in the worship service, online worship service, online preaching. Sometimes we're doing many things while listening to the Word of God. Sometimes, background noise na lang yung preaching. Eh, hindi na po ganun yung attentiveness natin sa Word of God. Hindi na tayo nagbibihes. Hindi na tayo nagbibihes na para sa worship service. And oftentimes, sinasabi ko ito, kung sa physical service nagbibihes ka, sa worship service online, hindi ka nagbibihes na magandang suotin, that means nagbibihes ka lang, nagsosot ka lang ng magandang suotin para makita ng tao, not because of God. But if you're doing that because of God, online man yan or on-site, you're listening attentively to the Word of God and you're giving your best and you're still respecting the Word of God. Tapusin ko po sa verse number 6. And Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Again, picture it. Imagine what is happening. Pagka may binabasa si Ezra that they agree with, Amen. They worship God. They praise the Lord.
we should also listen, tawag dito, interactively when it comes to the Word of God. Kaya nga po sa ating mga churches, we say amen. We're not saying amen para pakita sa tao na spiritual ako at nag-i-amen ako. No. We're saying amen because we are listening interactively, na we are agreeing with the Word of God. So when you hear something that you agree with sa salita ng Panginoon, say amen. Katulad po ngayon, type niyo po sa comment section, amen. Di po ba? You agree with that. Why? It helps the preacher, it helps the reader, it helps the teacher, it helps you as well. Na maganda po na we express ourselves whenever we are listening to the Word of God. Hindi naman po guarantee na porque nag-i-amen ng tao ay spiritual, pero guarantee po yan na pag nag-i-amen yung tao ay nakikinig. Yun lang naman po yun. And that is something that helps the preacher as well. And this is something that the Lord allowed us to read. And when we do that, when we listen attentively, when we listen with respect, when we listen interactively sa salita ng Panginoon, and we let it work sa ating puso, isa lang ang magiging resulta niyan at the end. We're going to thank God. We're going to worship Him. We're going to praise Him. Na-rebuke ka man, na-remind ka man sa preaching or sa proclamation of the Word of God, na-encourage ka man, kung ano man ang naging resulta ng proclamation of the Word of God, you're just going to thank the Lord. Salamat, Panginoon. And like these people, they worshiped Him. Why? Because He is worthy and His Word is enough para po sa atin. And praise the Lord, we are more blessed than these people today. Sana po na-appreciate natin. Mas marami po tayong pagpapala today because we have the complete Word of God right in front of us. We don't have to call Ezra. You don't have to call your pastor. Pastor, pakibasa nga po yung James chapter 1 kasi po meron akong nakalimutan na verse. No, you can do that for yourself. Read that for yourself. Study it. Meditate upon it. Worship the Lord wherever you are, every day. When you wake up, before you sleep, you can do all of these things. What a great privilege. We don't need a priest to do that. We are priests ourselves. We can do that sa atin, sa panahon po natin ngayon. What a great privilege na nakakaligtaan na po natin. Sadly, pero sana because of this, natulungan ko po kayo to appreciate that privilege that we have, that we don't have to always call upon someone, that you and I can do it on our own. You and I can do it by ourselves. Sana po gawin po natin, wag po natin kaligtaan, and appreciate that privilege and praise the Lord for that privilege. Anyway, overtime na naman tayo ngayon. Tomorrow we're going to talk more about this, focus more on this great picture in Nehemiah chapter 8. Hopefully you'll join me again 7 a.m. Mamaya pong gabi, we're going to talk about irresistible grace na tinuturo po ng ating mga kaibigang Calvinist dito rin po sa page na ito at around 8:30 mamaya pong gabi sa diyan po sa tawag dito sa Pilipinas, Philippines time. So hopefully you'll join us. Pero ngayon, iwanan ko na po kayo at tatakbo na po sa trabaho. Ingat po kayo and apply po natin ang ating mga narinig and ask the Lord for help in doing that. So God bless you po. See you tonight. Or if not, see you tomorrow po.